Ayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang umaga po sa nilang lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome din po sa lahat sa Paris and National Shrine of Padre Pio. Sa ating banal na pagdiriwang ngayon sa ikatlong linggo sa muling pagkabuhay, idalangin natin sa Diyos ang ating mga natatanging intensyon ng pasasalamat at mga kahilingang idinudulog natin sa pamamagitan din ni Padre Pio. At sa araw ding ito, isama natin sa ating mga panalangin ng mga intensyon para sa birthday ni Myla Javier Santino Elijah Manggiat, special intention ni na Philip Robosa at Father Alain Dilon Balasabas, and for the 50th anniversary of Virgilio and Maria Luisa Hernandez. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, nililiwanagan mo ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkakalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalagan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga na mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia.
Ngunit wala silang nagawa sa karunungan Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig namin nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy na udyo kanilang magalit sa kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaba nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo ay gigibayin nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ang lahat ng mga nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako'y usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus,
Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli isang magandang umaga po sa kanilang lahat. At welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Lalo na doon sa mga first time pa lang nakabisita rito at doon sa palagian na po na umaattend, no, o dumadalo sa mga pagdiriwang ng banal na misa. So muli palakpakan po natin ang ating Panginoon sa tulong ni Padre Pio at tayo ngayong araw na ito ay nagkasama-sama. Kahit napakainit ng panahon, ay narito kayo upang ipagpatuloy ang mga debosyon, no? At ganun din, ang bawat isa sa inyo ay may daladalang mga intensyon at panalangin na maaaring sa tulong ni Padre Pio sa inyong debosyon ay tugunan. Pero ang lahat ng iyan, ang mga panalangin, ang mga hinihiling natin ay mangyayari lamang sa panahon at oras na kaloob ng Diyos. Amen. Amen. Kaya huwag kayo masyadong maiinip. Ano? Ibibigay at pagkakaloob ng Diyos ang inyong mga hinihiling sa tamang panahon. Okay. Sa ating po mga pagbasa ngayon, narinig natin na makalipas ang ilang sandali matapos magpakain at busugin ni Jesus ang halos 5,000 katao, ang mga disipulo ni Jesus ay nakita na muli ang isang himala mula kay Jesus. At yun nga yung paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Kaya nung sumunod na mga araw o sumunod na araw, ang mga tao ay nagtipon-tipon na at na-realize nilang si Jesus ay hindi pa umaalis sa sakay o sakay ng bangka na kasama ng kanyang mga disipulo. Eh kung gayon, saan kaya nagpunta si Jesus? Kaya yung mga tao, lubha silang nababahala at naghahanap kay Jesus dahil sa kanyang mga himala, sa kanyang mga pagpapagaling sa mga may sakit, at sa kanyang mga pangaral at mga turo. Sa tingin niyo ba, mga kapatid, umaasa pa rin ba ang mga tao na ito na si Jesus ay muling gagawa ng himala? Gayon din, muli silang mapapakain at busugin? You know, my dear brothers and sisters, noong ma-realize ng mga taong ito na wala na doon si Jesus sa lugar na iyon, kaagad silang sumakay, nagsisakay sa mga bangka at tumawid sila sa kabila papuntang Kapernaum. Umaasa sila na naandun si Jesus at hindi nga sila nabigo dahil natagpuan nila si Jesus sa lugar na iyon. Naalala ko tuloy ang isang kwento tungkol sa isang lalaki na minsan sa kanyang buhay bilang isang Katoliko ay may nagtanong sa kanya kung bakit siya pumupunta at dumadalo ng banal na misa sa simbahan sa araw-araw. At sinagot ng lalaki yung nagtanong sa kanya. Sabi ng lalaki, dumadalo ako ng misa sa araw-araw dahil gusto ko na pinapakain at binubusog ako ni Jesus araw-araw.
Pagkatapos, idinugtong pa niya ang malalim na salita at pakahulugan sa ginagawa niya. Alam mo, wala akong ibang dahilan para tanggihan ng aking puso si Jesus na laging nagbibigay ng kanyang sarili sa tuwing tinatanggap ko siya sa banal na komunyon. Mga kapatid, sa halos araw-araw ng ating mga buhay, palaging ibinibigay ni Jesus ang kanyang mismong sarili sa pamamagitan ng banal na komunyon. Sa tuwing tayo ay dumadalo nag-aaten ng banal na misa. At si Jesus ang tinatawag nating tinapay ng buhay. Siya ang pagkain kailanman ay hindi mawawala o mauubos. At siya din ang natatanging pagkain na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Madalas, ang marami po sa atin ay binabaliwala na lamang. Binabaliwala na lamang yung pagdalo ng misa na siyang dahilan para mapalayo ang iba sa atin. Sa mga naririto ngayon, ilan ba sa inyo, ilang porsyento ang masasabing nagsisimba sa araw-araw? O ilan sa inyo ang nakapagsisimba kapag araw ng Linggo? Ilan sa inyo ang nakapagsisimba kapag Pasko lamang? O di kaya kapag may mga piyestahan dahil kayo maghahawak sa binyag? Ang nakakalungkot, hindi na nga natatanggap si Jesus sa banal na komunyon, ang iba huling nakakapasok na lang ng simbahan kapag usong-usong na o di kaya'y tuwid na ang mga paa at pinagmisahan. Masaklap kahit maraming oras ang iba sa atin, ay mas sinanais na magsayang ng oras sa mga walang kabuluhang bagay o di kaya ang katamaran mismo sa gawaing kabanalan tulad ng pagsisimba. Ang ating pagsisimba ay hindi naman talaga, hindi lamang obligasyon, kundi ito'y ating debosyon bilang mga Katolikong Kristiyano. At malinaw ang sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa ng ating Ebanghelyo, si Jesus ang tinapay ng buhay. Kaya't siya'y hinahanap, pinupuntahan ng maraming tao. Pero ang karamihan sa kanila, merong lamang pangangailangan. May gustong makita kay Jesus sa kanyang mga himala, sa kanyang mga pagpapakain, sa kanyang mga pangangaral. Yun ang habol nila kay Jesus. Hindi sila nagpunta at hinahanap si Jesus dahil nagmamahal sila mismo kay Jesus. Pero mga kapatid, kailangan nga ba nating dapat tagpuin o puntahan mismo si Jesus? Pinupuntahan lang ba natin sa mga panahon kapag tayo may mga matitinding pangangailangan? Naalaala lang ba nating magsimba? O hanapin si Jesus sa mga buhay natin kapag nabibigatan na tayo at punong-puno na ng mga pagsubok, paghihirap ang mga buhay natin? Naaalala lang ba natin si Jesus, ang Diyos, kapag may mga pangangailangan tayo sa ating mga buhay? Hindi ba po pwedeng gawin natin sa araw-araw, mapuntahan natin at mabisita si Jesus dahil mahal natin siya? Magpasalamat tayo sa Kanya dahil ang marami sa atin, kapag naibibigay na ang mga hinihiling, kapag natanggap na ang pagpapala at mga biyaya, ay nakakalimutan ng bumalik at magpasalamat sa Kanya.
Ang minsan pa nga, totoo, kapag ibinigay ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw. Pero nakukuha bang bumalik ng iba? Para yung umaapaw na pagpapalat biyayang tinanggap ay makapagbahagi man lamang sa simbahan o hindi kaya makapagbahagi sa kanyang kapwa na lubos na may pangangailangan? Minsan, ang naiisip ng marami sa atin ay puro pansarilig kapakanan. Na kapag tumatanggap ng anumang pagpapala mula sa Diyos, nakikakalimutan na bumalik at gawin ang nararapat. Sana mga kapatid, huwag na nating hintayin makalapit kay Jesus kapag pinipilit na at persahan na tayong pumunta sa Kanya. Sapagkat kapag may matinding karamdaman na, kapag nasa bingit na ng kamatayan, kapag hirap na sa buhay, saka lamang napipilitan o pwersahang pumunta sa simbahan upang humingi ng tulong at biyaya sa Diyos. Samantalang kapag puno ng maraming natatanggap na swerte at biyaya sa buhay, ni hindi magawang sumilip o magdasal at magpasalamat sa Diyos. Sana mga kapatid, hanapin, tagpuin natin ang Diyos sa bawat araw ng buhay natin na tayo'y nagpapasalamat. Dumaraan man tayo sa pagsubok, dumaraan man tayo sa kaginhawaan, pareho nating ipagpasalamat sa Diyos. Sapagkat anumang pagsubok, binibigyan tayo ng test ng faith natin. Sinusubok tayo kung gaano katatag ang pananampalataya at pagmamahal na meron ng bawat isa sa atin kapag dumaraan tayo sa mga ganong sitwasyon. Gawin natin ang bawat araw na makapunta sa Kanya dahil tayo din ang makikinabang. Matatalo lamang tayo sa ating mga pagkakasalang nagagawa the moment we decide to follow, to go to Jesus. Ikaw ba kapatid, nakapupunta ka ba kay Jesus na nagbibigay ng kanyang sarili sa banal na misa para magpasalamat? O andito ka ngayon dahil may matindi kang pangangailangan, kaya mo siya naalaala? Sana hindi. Mahal na mahal mo si Lord, kaya andito ka. Mahal mo ang Diyos dahil siya lagi ang laman sa puso mo. Amen. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang pinaginapatan mong gawing dalisay
ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak. Ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas,
Turuan mo kami nawa sa tuwing ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong aming mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan at pakikumpleto ng mga makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012, ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari pong pakihawak lang ang inyong mga pababasbasan ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga mapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang umaga po. Mag-ingat po kayo sa inyong mga pag-uwi, pagbalik sa inyong mga tahanan. Salamat po.